Okay. Our text is found in Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Let us read all together. Ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Verse 2, tuloy-tuloy natin ito hanggang ano. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtatwa, ang pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwa, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon nito, ang panahon ng pagyakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyo, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkagalit, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Father God in heaven, we thank you so much, O Lord, for your faithfulness that you continually speak to us audibly through your words, O Lord. Purposely, you preserve your Bible, your words, O Lord, upang sa gayon ay hindi po kami maliglang ng kaaway. Through your words, O Lord, ay direct at klaro na nakikita namin what is your purpose for us. Di lang sa isang beses, kundi sa kabuuan po ng paglakad ng aming buhay. Lord, I pray, Father God, by the power of your Holy Spirit, help us to understand your message for us this afternoon. And also, help us, God, to be doers of your words. Tulad ng yung laging sinasabi, kung kami tagapakinig lang, ay wala pong silbi. Ngunit may pakinabang ang iyong salita sa nagsasaguan po nito. Thank you so much, Lord. Also, Lord, protect us against the lies of Satan. Because only the truth will set us free, O Lord. Only the truthfulness in your words can truly give us a true benefit in our life, O Lord. Maawa ka, Panginoon. Lord, this is our prayer to you in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Maligo tayo po. Praise God. So, time. There's a time for everything. You have to remember that Solomon was gifted with wisdom, a wisdom that comes from God. At sabi nga, siya na ang pinakamatalinong tao sa lahat ng matalino. Hindi tayo sa magaling sa algebra, hindi dahil sa mag-isip siya, yung IQ niya mas mataas pa kay Albert Einstein. Hindi yun ang basihan ng pagiging matalino sa Diyos. Ang matalino sa Diyos, yung alam mo ang tama at ang masama at ginagawa mo yung tama. Tanda natin, ganun ang totoong ibig sabihin ng matalino. Marami kasing matatalino sa mundo, gagaling sa mat. Halimbawa, may kilala nga akong valedictorian pa. Pero naninigurilyo, naglalaklak ng alak, sinisira katawan. Paano naging matalino? Naman, samantala ang totoong matalino, yung iniingatan niya ang kanyang katawan. Ang kanyang buhay ang inigay sa mga matalino. So anyways, ngayon, dapat po natin makita din, para ma-realize natin through the lens of time kung gano'ng katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Alam po ba ninyo, mula nung kaunang-unang patak ng ulan sa mundo, which is recorded in Genesis chapter 9, hanggang po sa panahon natin ngayon, alam ng Diyos ang lahat ng bilang ng patak ng ulan. Naku, ang tingin. Sinong matalino ang kayang bilangin ang lahat ng patak ng ulan mula pa sa unang patak ng ulan hanggang sa panahon natin ngayon at maging sa mga darating pang panahon. Can you imagine
kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos, yung mga kagawa. Hindi lang na bilang niya, hindi lang na alam niya, ito pa nga ang sinasabi, ang Diyos pa mismo ang nagtalaga kung saan uulan, gaano kahaba ang ulan. Amen? Ito pa, na-realize po natin kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi ng Psalms 139, alam ng Diyos ang haba ng buhay ng bawat tao. At para maintindihan mo, bilang din ng Diyos bawat hininga mo. Inhale, exhale, bilang po ng Diyos at walang kulang doon. Ang tindi yan. Sabi Diyos sa Psalms 139, sa sinapupunan pa lang ng aking ina ay alam na ng Diyos ang kabuuan ng aking buto. Alam na rin niya every part of my substance. At yun nga sinabi din po doon, alam ng Diyos ang haba ng ating buhay. Tandaan natin, ganun katindi ang kaalaman at kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong matakot. Although, tao tayo, normal na tayong matakot. Normal na tayong maging palaisip, palatanong. Pero itong message na ito sa hapon na ito, don't forget that everything is appointed by God. Just trust His way. Ngayon, may magsasabi naman, Pastor, meron yung, halimbawa ako, nung ako ay hindi pa mananampalataya, sabi ko noon, dumating sa point ng buhay ko, dalawang conclusion ko, walang Diyos, makinig kayo. Conclusion ko, walang Diyos, hindi totoong may Diyos, at kung may Diyos man, hindi siya totoong makapangyarihan. Ganun ako noon. Listen to this. Bakit ko nasabing walang Diyos at kung may Diyos man, hindi siya makapangyarihan. Baka nga natutulog eh. At nanonood lang, kumakain ng popcorn habang may nangyayari mga bagay-bagay sa mundo. Listen, bakit? Kasi ito ang katwira ko noon. Kung totoong may Diyos, inahapon ko siya eh, kung totoo ka, ang sabi ng iba, galit ka sa masama. At ikaw ay makapangyarihan. Kontrolado mo daw ang lahat. When pigilan mo ako sa gagawin kong masama. Yun ang sabi ko, totoo ka. May gagawin ako masama, nagpa-plano ako, di ba, all-knowing ka, makapangyarihan ka, pigilan mo yung plano kong masama. What happened? Nagtagumpay ako eh. Ang dami kong nalokong tao. Sige nga. Sipin nyo ang aking kalagayan noon. Pero ganyan din mga tuwira ng mga hinaniwala sa Diyos. Ang iniisip nila, walang Diyos kasi asaan? May plinano akong masama. May inosente akong biniktima. Walang kalaman-laman. Nilaman ko ng buong buo. Asan yung Diyos? Nagawa ko eh. Sige nga, yan ang realidad. Ang daming nanguhold up, daming nanganaw, daming nangrelate. Asan ang Diyos? Di ba sabi ng Biblia, galit ang Diyos sa masama? Realidad. Eh, anong ginagawa niya? Sabi ko nga, eh, yung Diyos ninyo, nakaupo lang, nanonood, nagpa-popcorn. Sabihin natin, sige, totoo may Diyos. Anong ginagawa ng Diyos niya? Di ba makapangyari sa ba't di niya ako napigil? Ang dami kong naloko, kawawa. Totoo yan, di ko na ititay eh. Yan ako mag-isip, ganyan ako kakritiko. O ngayon, tinuturo ko ito. Bandang muli kung na-realize ko, kagaya ng sinabi ng Biblia. Halimbawa, Proverbs chapter 16, verse 33. Nasabi diyan, ang tao ang nagro-roll ng dice. Alam niyo yung roll ng dice? Alam niyo? Tayo nagtatapon. Pero sabi, pero ang nagpapasya kung ano magiging resulta, Diyos. Makita niyo yun. Kaya napagtanto ko sa huli, lalo akong natakot sa Diyos at kinilabutan. Akala ko, yung aking pangangatwiran walang Diyos. At kung may Diyos man, hindi siya makapangyarihan. Pero natutunan ko
na lahat pala ng nangyayari sa mundo, mabuti naman, mabuti man o masama, ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat marinig ito ng mga akala nila walang Diyos at tinatawanan nila ang Diyos. Yun ang totoo, tandaan natin may tinalaga ang Diyos na mabuti at masama. Yung masama, iiral, totoo yan. Pag pinili mo masama, hindi pinili mo mang-hold up ng bangko, mangyayari yun. Ngayon, 99% mangyayari. Bakit 99 na naman? May divine intervention ng Diyos. Tandaan natin, may free will ang Diyos. Kaya may mga eksena, minsan mang-hold up, hindi natuloy. Nangyayari ba yan? Totoo ba yan? Totoo eh. Ito pa ang patotoo ko. Makinig tayo. Manluloko ko, manggagancho ko noon. May na-meet akong born again Christian. Totoo ito. Dalawang klase ng born again Christian na-meet ko noon nung ako'y loko-loko pa. Isang tunay na born again Christian at isang peke. Makinig kayo. Hulaan nyo sino sa dalawang na-victim ako. Hulaan nyo. Yung peke. Alam nyo, may plano akong masama sa born again Christian. Totoong naglilingkod sa Diyos yun, nakikita ko. Actually, ginagancho ko siya, inaakit ko siya, sumama ka sa akin, maglingkod tayo, pero dininay niya tayo, tapat siya mananampalataya. Hindi siya nag-compromise, pinangawakan niya ang salita ng Diyos. Alam mo, bandang uli, nawalan ako ng gana sa kanya. Ano to, hindi nakakatiril tong babaeng to, pero meron ako isang namit. Nag-a-attend din sa church, active. Makinig tayo dito. Dahil compromise siya, nakuha ko siya, naloko ko siya, nagsama kami, nag-live-in kami. Compromise! Pansinin nyo, nabuhay ang aking pagnanasa doon sa compromise, pero doon sa tapat na wala na ko nagalaan. Sabi ko, boring naman itong babaeng ito. Kung kahit anong pa-cute ko, mga balat ko sa mga ano. Halimbawa, magaling ka ba sa mat? Bakit? Can you replace my ex without asking me why? Mga ganang banat. Hindi mo para sa kanya yon. Hindi banat. Kung hindi, yung banat ng Biblia pinangahawakan niya. Nawalan ako ng gana. Kita mo ang protection ng Diyos. Diba sabi niya, kung pipiliin mo maging tapat sa akin, ililigtas kita, iingatan kita. Pero yung compromise na nasa loob ng church, nasira buhay mo. Hindi ko na i-detalye, pero totoo to. Sinasabi ko sa'yo, nasira ko ang buhay niya. Bakit? Kasi pinili niya yung kamatayan. Ngayon, papasok tayo dito. Ngayon, dapat ba nating sisihin ng Diyos? Pwede ba nating, ikaw pala yung may kasalanan ng Diyos eh. Kung bakit nangyayari yung masasama sa akin, kasalanan mo. Kasi, remember, tinuturo mo pala, hindi mangyayari yung masama kung hindi mo tinalaga, hindi ako mananarari. Listen to this, lahat na ng klaseng kasamaan, kaya nangyari ito, kasi tinilaga mo, kaya dapat ikaw sisihin. Makinig tayo. Listen to this. Lahat naman siguro tayo familiar sa exam. Exam yung pagbibigay sulit sa school. Read that. Tanongin ko kayo, sino ang gumawa ng questionnaire? Ikaw ba? Di ba yung DepEd? Tama? DepEd ang gumawa ng sasagutin mo. Hindi ikaw. Ang papel mo lang, ano? Mamili. Tama? Mamili ka doon sa sagot. Ngayon, sasabihin mo ba doon sa DepEd? Kasalanan mo, DepEd, kung bakit mali ang napili mo. Dahil bago ka pinapili ng DepEd, anong ginawa niya? Tinuruan ka muna ng tama. Nilatag sa'yo lahat. Ito piliin mo. At detalyado pa, kasi pag ito pinili mo, ito mangyayari sa'yo. Pero pag ito pinili mo, mabagsak ka. Kaya huwag mong sabihin sa Diyos, kasalanan mo. Ikaw na talaga, oo, ang Diyos na talaga ng exam. Pero hindi nagkulang ang Diyos ng paalala niya, araw at gabi, ng tama at mali. Kaya pagdating sa verse 19, ang sabi ng Diyos, although dalawa pipiliin mo, mabuti at masama, pero inuutusan kita, at piliin mo ay mabuti, upang ikaw ay mabuhay. Kaya kasalanan natin, hindi siya. Yan ang dapat natin maintindihan. Amen? Ngayon, 99% mangyayari lahat ng tinalaga ng Diyos. Ito naman, kapag mali ang pinili mo,
Tinahakbo ang maling ng tas. Hindi rin 99% na totally pababayaran ka ng Diyos. Andiyan pa rin yung habag niya, yung grasya niya. Kaya may mga tao na kahit nagpakasama na, mayroon pa rin nangyayari maganda sa buhay niya. That is what we call divine intervention. Kasi Diyos siya. Gagawin niya kung ano ang gusto niya. Kaya tandaan natin, wisdom. Oo, may sinabi ng Diyos, pero Diyos pa rin siya. Kailangan lagi tayong dependent. Saan? Sa plano niya. At paano natin malalaman ang plano ng Diyos? Sa Biblia. Kaya nasusulat, may mga tagapagturong katulad ko para alam mo yung isasagot mo sa exam. Amen? Palakpakan nga natin ng Diyos. So, tandaan natin, that being said, napakasarap pala talaga magtiwala sa Diyos. Kung itinalaga ng Diyos ng lahat, bakit ka magdadalawang isip na gumawa ng mabuti kung sinabi naman niya 99% mangyayari ang kanyang pagtulong at pagliligtas sa atin? Huwag kang magsasawa. Hintayin mo yung itinakdang oras ng Diyos. Kahit minsan sa tingin mo parang hindi ito ugma, tandaan mo, itinalaga ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, itinalaga na ng Diyos. Pag tinalaga, hindi yun mababago. Remember, Ecclesiastes 3:14, uulitin natin anong sabi. Ang tinalaga ng Diyos, yung ginawa niya, hindi na dapat o hindi na kailangan bawasan o dagdagan dahil madunong ang Diyos. Hallelujah.